admin account unavailable, paano po ba natin ito solusyonan? Sa software version RP2627 hanggang RP2646, meron pa pong super admin. Ulitin ko po, meron pa pong super admin. Dito, need pa po natin i-enable ang web admin switch to access our admin PLDT account. Dahil kapag hindi po natin yan ma-enable, we will encounter this admin account unavailable issue. Sa RP2649 naman po, 2740 at 2804, wala na pong super admin. Ulitin ko lang, sa newer versions, wala na pong super admin. Wala na po tayong dapat i-enable except kailangan lang po nating tanggalin ang FOC or fiber optic cable. And make sure na naka-LOS po yung ating modem router. Dahil if we don't remove the FOC, we will encounter this admin account unavailable error while accessing our admin PLDT account. May trick pa po dito mga katropa kung paano tanggalin yung FOC. So dapat tanggalin po natin yung FOC before turning on our PLDT home fiber modem router. Dahil kapag naka-turn on na po yung ating PLDT modem router, bago po natin i-remove yung FOC, still we will encounter the admin account unavailable error. To access admin PLDT account, you need to use the 192.168.1.1/fh URL. At dapat ang makikita po ninyo sa login page dito ay administrator at hindi po username. If naka-username pa rin po yan, i-edit nyo lang po yung URL and dapat merong /fh. If ayaw pa rin, use different browsers or different devices. Mas maganda ang gamitin po ninyo ay PC or laptop. How about naman itong this site can't breach at iba pang SSL certificate error? Ang gawin mo lang katropas, i-edit mo lang yung URL. So, dapat yung HTTP, naka-HTTPS po yan. After clicking enter, click mo lang yung advance and then proceed to unsafe. If the problem persists, try mo lang po ibang browsers like Chrome, Opera, Firefox, so on and so forth. If hindi pa rin, try different devices. Mas maganda ang gamit po ninyo is PC or laptop. If ayaw pa rin, PM me na lang po sa ating FB page na Kuya IT Official. Meron po kayong libreng 3 questions doon at libre ding 3 answers. So after 3 answers, may bayad na. By the way nga pala mga karopa, sa mga experts pala dyan na nagsabi sa atin na bubo daw. Kasi nga bakit daw po ako nag-advise na tanggalin yung FOC? Kasi kapag tinanggal daw po yung FOC, alam niya bilang IT din daw po siya, na kapag matanggal po yung FOC, mawawala po yung internet connection, which is not tama naman, di ba? And I will accept that being bobo, you know. Hindi naman po ako magaling sa lahat na bagay at bobo din po ako sa ibang bagay. So the more I learn, the more I realize na marami po akong hindi alam. Sabi po niya, bilang IT daw, kapag walang internet connections, hindi daw po ma-access yung router natin. So, sa expert po dyan, hindi ko alam kung sino po nagturo sa inyo niyan. Pero that is a big misconception po. Dahil, as long as connected ka po sa router via Wi-Fi or Ethernet cable, you don't need an internet connection to access our router. So, modem router man yan, PLDT, Globe, Converge, Sky, whatsoever. Or kahit third-party router, kahit ano pang brand, TP-Link, ASUS, so on and so forth. As long as connected ka sa Wi-Fi or via Ethernet cable sa inyong local area network, syempre, sa local area network, ma-access po natin yung router natin kahit walang internet connection. As you can see sa screen po natin mga katropa, wala po tayong internet connection. Pero na-access po natin yung ating PLDT Home Fiber router. At hindi din po natin kasalanan kung bakit dapat natin tanggalin yung FOC. That is dahil that is the only workaround as of now for us to be able to access our admin PLDT account. Maganda pong tanungin dyan yung mga network engineers ng PLDT.
Let me ask you this question. Ilang admins ba o ilang admin accounts ba meron ang ating PLDT Home Fiber Gateway? Yes, tama po yan. Dalawang admin accounts. The basic admin and the admin PLDT or also known as the full admin account. So dito, na-access ko po yung admin PLDT account po natin. Let's say gusto kong i-access yung basic admin or the admin 1234. So dito na-try natin mga katropa at nag-error po siya na somebody has already logged in. What if gagamit tayo ng ibang device? Same pa din mga katropa, you will receive the same error. To solve this problem, you need to log out yung isang account. Dahil hindi po natin pwedeng i-open simultaneously ang admin PLDT account at yung ating admin account. So dito, ilalog out ko muna yung aking admin PLDT account before ko itry ilog in yung basic admin. So ngayon, nalog out na po natin yung ating admin PLDT account and itry ko nang ilog in yung ating basic admin account. So as you can see mga katropa, pwede nalog in na po natin yung ating basic admin after nalog out po natin yung ating admin PLDT account. Pero what if ganun pa rin, may problema pa rin, somebody is already logged in pa rin. You need to restart your PLDT modem router. Ano naman tong blanco ang broadband settings? Sa previous version o old versions mga katropa, sa RP2627 hanggang sa RP2646, ang solusyon lang po dito is to restart your router or modem router. Sa bagong versions naman po sa RP2649, 2740 at 2804, nangyayari po itong blanco ang broadband settings kapag tinanggal po natin yung FOC, then nireset po natin yung ating modem router. Dahil yan po yung method 2 po natin to access the admin PLDT account. So tanggalin yung FOC, i-reset yung modem router. So after nalagyan po natin yung admin PLDT account, makikita po natin na blanco po yung broadband settings. So ano pong gagawin natin dito? So ang gagawin lang po natin dito mga katropa is ibalik po natin yung FOC or yung fiber optic cable. Then make sure na yung LED light na po na steady na po. Tapos huwag nyo pong i-refresh yung page na ito. Dahil kung i-refresh po ninyo yan, babalik po tayo sa login page. So babalik naman po tayo sa proseso to restart our router, tanggalin yung FOC. So ang magandang gawin para hindi po tayo magsayang ng oras, ang gagawin nyo lang po is navigate po kayo sa ibang tab or sa ibang settings sa ating PLDT fiber router. Then, balik po tayo sa broadband settings. And yan, meron na pong configurations, nandyan na po yung LAN settings po natin. And of course, nandyan na din po, connected na din po tayo sa internet. And by the way pa lang mga katropa, before po natin makalimutan, isa po to sa problema when accessing the admin PLDT account. Kailangan alam po ninyo yung software version ng inyong PLDT modem router. Meron po tayong guide sa description box. Before you access or before you try to access your admin PLDT account, dapat alam po ninyo yung software version nito. Kuya, problema pa rin eh. You can contact me sa FB page po natin sa Kuya IT Official. Yun, meron kayong libreng tatlong tanong at libreng tatlong sagot. After that, may bayad na. So hanggang sa susunod mga katropa, salamat po sa inyong suporta.